Kasabay ng muling pagpasok ng Bagyong Igme sa Philippine Area of Responsibility, bumalik din ang pangamba ng mga residente sa Ilocos Norte. Ramdam ang sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Live mula sa Bacara sa Ilocos Norte, may report si Claire Delphine. Claire? Jessica, wala mga nakataas na storm warning signal dito sa Ilocos Norte ay hindi pa rin naiwasan ng ilang residente rito na mangamba sa epekto ng pagbalik sa bansa ng Bagyong Igme. Naging maulan din na kasi sa ilang bahagi dito sa Ilocos Norte, kaya yung ilang residente hindi na nagpakasiguro. Bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Igme sa bahaging ito ng Bacara, Ilocos Norte. Tumambad sa amin ang bumagsak na pader ng bahay na ito. Napansin ko rin nawala na ang ilang bahagi ng bloke ng semento sa mga kalapit na tahanan. Ang ilog tila lumapa dahil sa nagdaang pag-ulan. Nung kasagsagan ng Bagyong Igme, nabitak ang lupang ito at sa isang saglit pa'y nahulog ang apat na magkakatabing bahay. Ang mga residente walang nagawa sa paglamon ng napakalakas na agos ng tubig sa kanilang mga tahanan. At ngayong muling pumasok sa bansa ang Bagyong Igme, muli ring nanumbalik ang kanilang takot na parang isang bangungot na pilit na bumabalik sa kanila. Doon ko nakilala si Frederick Gayed. Nang mabalitaan niya ang pagbalik ng bagyo, agad siyang kumilos. Natatakot po kami kasi wala po aming pagtatayo ng bahay. Wala po ang mga lote, gano'n. Sana nga po wala nang bagyong darating. Di gaya ni Frederick na may sariling tahanan, nanunuluyan sa kanilang kapitbahay si Aling Catherine Bartolome. Winasak at inanod na kasi ng ilog ang kanyang bahay na 12 taon niyang ipinundar. Umiyak ako, natakot. Nawala yung bahay namin. Hindi ko alam kung saan kami tutuntun, kung saan kami lulugar kasi wala kaming titirahan. Sa pagbalik na ng Bagyong Igme, mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang karagatan sa bayan ng Curimao dahil sa sama ng panahon. Pinagbawalang pumalaot ngayon ang mga mangingisda mula nang mag-issue ng gale warning ang PAGASA. Dahil naman sa madalas na pag-ulan, lubog pa rin sa abutuhod na baha ang highway na ito sa Magtingal, Ilocos Sur. Ang mga residente ng Barangay San Basilio walang nagawa kundi magtiis sa halos abot dibdib na baha sa loob mismo ng kanilang mga bahay. Buwan na tayo sumurot ti danong. So nga nagpauli kami na karagat yung mga laylayos dito ibabaan. Hindi baha kundi ipo-ipo naman ang dahilan ng pagkasira ng mahigit 20 bahay sa 3 barangay ng San Fernando, La Union. Sa lakas nito, nawala na ang bubong ng inan. Ang jeep namang ito na bagsakan ng natumbang puno. Gawa sa light materials ang karamihan sa mga napinsalang bahay. Jessica, maghapong maulan dito sa bayan ng Bacara pero pasalamat pa rin ng mga tao dito at hindi ito kalakasan. Sa pagkagat din ng dilim ay tuluyan namang tumila ang ulang ito. Jessica? Okay, I think Claire, ayon pa rin sa Weather Central, kanina sa weather forecast ni Mang Tani sa 24 oras, malakas pa rin ang alon dyan sa may northern tip ng Ilocos Norte. No? So mukhang hindi pa pwedeng pumalaot ng husto ang ating mga mangingisda dyan. Yes, tama ka Jessica. Ano, yan ang binabantayan ng ating Philippine Coast Guard, itong mga mangingisda na hanggat hindi talaga pwede silang pumalaot. May mga Coast Guard tayo nakabantay dito sa mga dalampasigan ng Burgos at Pasukin. Maraming mga mangingisda dito at talagang nakatali yung kanilang mga bangka sa dalampasigan para maiwasan ang paglaot at maiwasan din yung magkaroon ng ganitong insidenteng may mga nawawalang mangingisda, Jessica. Okay, kasi baka bubuti na ang lagay ng panahon dyan, pero nananatili naman yung gale warning o yung mga matataas na alon dyan sa parting yan ng Northern Luzon. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Claire Delphine.